Magandang araw. Ako si Binibining Hanilyn G. Matuginas. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga halimbawa ng teknikal na sulatin tulad ng manual, liham pagnenegosyo at memorandum. Sa araling ito, ikaw ay makatutukoy ng kahulugan at mga gamit ng anunsyo sa komunikasyong teknikal. Sunod, mauunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng mga paalala, papala at anunsyo. Ikatlo, mailalapat ang kahulugan ng mga payo sa pagsulat ng anunsyo, paalala, papala at sa huli makakalikha ng sariling halimbawa ng anunsyo, paalala at babala. Bago tayo magsimula, subukan natin ito. Magpapakita ako ng mga larawan at tukuyin kung ano ang ibig nilang ipahiwatig. Una, ang larawang ito ay tungkol sa mga petsa kung kailan dapat mag-apply sa college at HSU sa UMA. Ikalawa, ito ay tungkol sa pagbubukas ng rehistro upang makaboto sa susunod na halalan. Ikatlo, ito ay tungkol sa isang patakaran kung saan kailangan mong magsuot ng face mask at face shield bago ka makapasok sa isang establishmento. Panghuli, ito ay tungkol sa isang patakaran kung saan bawal tumawid sa isang lugar. Ang mga larawang aking ipinakita ay halimbawa ng mga anunsyo, paalala at babala. At ano nga ba ang anunsyo? Ito ay nagbibigay ng impormasyon kung saan ipinapaalam ang isang balita para sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa negosyo, o kung sino man ang maapektuhan ng anunsyong ito. At kung mapapansin, ito ay karaniwang maiksi at malinaw. Ngunit, paano nga ba sumulat ng anunsyo? Mga payo sa pagsulat ng anunsyo. Una, mangalap ng impormasyon. Upang matiyak na tama at sapat ang impormasyong ibibigay sa iyong audience, marapat na ikaw ay mangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taong totoo naman talaga nakakaalam ng mga detalye o di kaya naman ay pagsasaliksik. Ikalawa, gawing direkta at maikli ang anunsyo. Isaalang-alang ang espasyong pagsusulatan o paglilimbagan ng anunsyo, kaya naman panatalihin itong direkta at maiksi. Ikatlo, gumamit ng tamang tono at karaniwang nasa objective tone ang mga anunsyo. Ikaapat, ipresenta ang impormasyon sa paraang kumpleto at payak. So, bagamat maiksi ang mga anunsyo, kailangang ito pa rin ay nakakasagot sa mga tanong na nais mabatid ng iyong target audience or kung sino man ang makakabasa nito. At panglima, tiyaking tama ang gramatika, pantas at baybay ng anunsyo. Dahil isaisip na ito pa rin ay isang technical na sulatin at dapat lamang na tama ang gamit ng pantas, ng gramatika at baybay ng mga salita. Sa pamamagitan rin ito, maiiwasan ang pagkalito ng mga mambabasa. Mapapansin na ang unang halimbawa na aking ipinakita hinggil sa voters registration at college application ay maiksi. Ngunit may kakulangan sa ilang impormasyon tulad ng kung ano nga ba ang mga ipapasang requirements para makapagparehistro o di kaya naman makapag-apply sa kolehiyo. Kung ganito ang mangyayari, maaaring mag-post ng karugtong ng mga anunsyo para rito. Ayon kay Bar Week 2000, ang paalala at babala ay kadalasang bahagi ng instruksyon. Ito ang pangkalahatang tawag sa mga sulating karaniwang ginagamit sa mga manual, sa assembly, sa maintenance, at iba pa. Ang paalala ay notice sa Ingles. Mapapadali nito ang proseso ng pagdidikit ng tornilyo kapag itinaas ang beam. So ito ay isang halimbawa ng paalala. Kung mapapansin, ito ay may magaan at natural na tono sapagkat
ito ay nagpapaliwanag lamang hinggil sa karagdagang impormasyon at hindi nagpapahiwatig ng panganib. So, ano yung karagdagang impormasyon? So, ang basic information, kailangan mong itaas ang beam. Pero, ang karagdagang impormasyon ay kapag napagdikit mo yung tornilyo, mas mapapadali mo ang proseso ng pagtataas ng beam. So, walang panganib na sinasabi na maaaring masira or ikaw ay masaktan kung sakaling hindi mo gagawin ang pagdidikit ng tornilyo. Ngunit, mapapadali lamang ang proseso. Ayun ang paalala. Samantalang, ang babala ay warning sa Ingles. Ito ay mahalaga upang makaiwas na masaktan ang operator o upang maiwasan ang pagkasira ng equipment. Pautos at otoritibo ang tono nito upang makaramdam ng pagiging alisto o takot ang mambabasa. So karaniwang meron tong mga negatibong salita katulad ng huwag, hindi, o di kaya naman ay nagsisimula ito sa mga action words. Ang paunawa ay caution sa English. Ito ay isang uri ng babala. Ito ang instruction para sa operator upang maiwasan ang pagkasira ng kagamitan. Inilalarawan nito ang maaaring mangyari kapag hindi mo pinansin ang paunawa. Halimbawa, huwag mo nang hugutin ang saksakan kung hindi pa napapatay ang monitor. Maaaring masira ang monitor. Patayin mo na ito bago hugutin ang saksak. Makikita na binigyan diin ang tamang timing sa paghugot ng saksakan upang hindi masira ang monitor. At kung mapapansin sa sentence structure, meron itong negatibong salita tulad ng huwag. Ibig sabihin, binibigyan pansin ang bagay na hindi mo dapat gawin. At kung sakaling hindi mo papansinin ang caution na ito, ano ang panganib na maaaring mangyari? Maaaring masira ang iyong equipment o kagamitan. Mga payo sa pagsulat ng paalala at babala. Una, simulan sa simple at malinaw na utos. Ikalawa, sumulat sa pinagtutungkulan. Ikatlo, pumili ng mga tiyak na salita. Ikaapat, maaaring kailanganin ang pagdagdag ng paliwanag. Kalima, ilista ang kondisyong kailangan bago magsimula ng isang gawain o pamamaraan. At ikaanim, maglagay ng headings o grapikong presentasyon kasama ang babala at paalala. Mapapansin na mahalagang piliin ang mga salitang gagamitin upang wasto ang instruksyon na maibibigay. Dapat din na magbigay ng karagdagang paliwanag o di kaya ay larawan o representasyon kung kinakailangan para maging mas madali ang pag-intindi sa mga paalala at babala. Bago matapos ang leksyon, subukin natin ito. Alin sa dalawa ang sa tingin mo ay mas epektibong babala at ipaliwanag kung bakit? Tapos na ang leksyon na ito. Nawa ay may natutunan kayo. Muli tayong magkita sa susunod na aralin. Paalam!